Magandang araw mga bata! Kumusta? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tayo ay nasa unang linggo ng pangatlong markahan. At ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa tambalang salita. Sa araling ito, inaasahang matutukoy mo ang kahulugan ng mga tambalang salita na nananatili ang kahulugan. Bigyan ng pansin ang mga salitang may kulay sa bawat pangungusap. Nakita mo na ba ang larawan ng iyong mga magulang noong sila'y bagong kasal? Ang bahay kubo ay simpleng bahay, ngunit ito'y nagbibigay ng preskong pamumuhay. Tulad mo, ang bawat tao ay may pangarap na nais makamtan. Marahil, ang iba ay abot-kamay na nila ito. Ang pagsasama ng dalawang magkaibang salita ay ginagawa upang makalikha ng isang salita na posibleng mayroon ng ibang kahulugan. Madalas, isinusulat ito na may gitling sa pagitan ng dalawang salitang pinagtambal, tulad ng mga halimbawa na nasa pangungusap kanina. Ito ay tinatawag na tambalang salita. Mayroon tayong dalawang uri ng tambalang salita. Una ay tambalang salita na nananatili ang kahulugan. Pangalawa, tambalang salita na may bagong kahulugan. Tambalang salita ang nananatili ang kahulugan ang mas bibigyan natin ng tuon sa araling ito. Tingnan ang nasa larawan. Tingnan natin, halimbawa, ang tambalang salitang silid aklatan. Ang mga salitang silid at aklatan ay tumitindig sa sari-sariling kahulugan. At kahit pa pinagsama, ay tumutukoy pa rin naman sa silid na may lamang mga aklat. Narito pa ang ilan sa mga tambalang salita na nananatili ang kahulugan. Akdang sining. Ito ay tumutukoy sa mga gawang sining gamit ang pagsulat. Aklat dasalan. Ito ay tumutukoy sa mga aklat na naglalaman ng mga dasal. Bahay gagamba. Ito ay tumutukoy sa tinitirahan ng mga gagamba. Baybaying dagat. Ito ay tumutukoy sa lupang dinaraanan malapit sa dagat. Gawang kamay. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na likha ng mga kamay. Hugis puso. Ito ay tumutukoy sa hugis na inilalarawan ang puso. Gawin natin. Tukuyin ang kahulugan o ibig sabihin ng bawat tambalang salita. Number 1. Tubig-alat. A.
tubig na ginagamit sa pagluluto. B. Tubig na malamig. C. Tubig sa dagat o kinuha mula sa dagat. Ang tamang sagot ay letter C. Tubig sa dagat o kinuha mula sa dagat. Number 2. Labas, pasok. A. Taong madalas pinapalayas. B. Hindi mapakali sa gagawin. C. Akto na paulit-ulit na paglabas at pagpasok. Ang tamang sagot ay letter C. Akto na paulit-ulit na paglabas at pagpasok. Number 3. Ingat, yaman. Letter A. Taong matipid sa paggastos. B. Pinuno ng tanggapan o samahan na may tungkuling magtago ng salapi at talaan ng mga gastos. C. Taong maramot. Ang tamang sagot ay letter B. Pinuno ng tanggapan o samahan na may tungkuling magtago ng salapi at talaan ng mga gastos. Lampas, tao. A. Mas mataas sa karaniwang tangkad, tao. B. Malaking bilang ng mga tao. C. Pangkat ng mga kabataan. Ang tamang sagot ay letter A. Mas mataas sa karaniwang tangkad ng tao. Ulilang lubos. A. Taong pinaampon sa iba. B. Taong patay na ang mga magulang. C. Naligaw ang landas. Ang tamang sagot ay letter B. Taong patay na ang mga magulang. At dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo ang ating video lesson sa araw na ito, huwag kakalimutang mag-like, share, at subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po!